What's up mga kamuto, welcome back sa ating channel. So muli ay nandito naman tayo guys para sa panibago nating video. At sa video itong ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng basic wiring sa ating bahay o sa kwarto na mayroong isang ilaw at isang switch at isang saksakan. So ngayon guys, kung makikita nyo ay gumawa tayo ng wiring board. Yan. So ngayon idinikit ko na siya, kinabit ko na siya. So bali naglagay tayo guys ng isang circuit breaker, yan. 30 amperes. Then gumamit tayo ng dalawang junction box at dalawang utility box. Then flexible loss or multiplex 1/2. Yan. Then gumamit tayo ng adapter, male adapter na 1/2 din with lock nut. Yan. So gumamit tayo para hindi siya natatanggal. Yan. Mas magandang gamitin ito. So ngayon guys, dahil okay na to, so wiring na lang ang ating ikakabit. So yan guys, gagamit tayo ng 3.5 mm² na wire or number 12. Then 2.0 mm² number 14. Yan. So gumamit tayo guys ng apat na kulay. Yan. Kulay red, kulay black and yellow, tsaka green para sa ating rounding. So ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-wiring nito. So unahin natin guys, wiringan yung galing breaker papunta dito sa splicing box natin. So gagamit tayo ng dalawang 3.5 at saka isang 2.0 na kulay green para sa grounding natin. Guys, babalikan natin. So ayan guys, nailagay na natin yung kanyang home run. Line 1, kulay red. Line 2, kulay black. And grounding is kulay green. Ayan guys. So ngayon, ang next natin na lalagyan ng wire is yung papunta dito sa ating convenience outlet. So gagamit ulit tayo guys ng dalawang 3.5 at isang 2.0 na kulay green. Ngayon guys, lalagyan naman ulit natin yung papunta sa kanyang ilaw. Gagamit tayo ng 2.0 na kulay black at kulay yellow. Ngayon guys. Then last ay yung papunta dito sa ating switch. Gagamit tayo ng dalawang 2.0 na kulay red tsaka kulay yellow. So ayan guys, naka wiring na lahat. So ngayon kung titingnan natin to ay nakakalito, di ba? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang iskarte dito para hindi kayo malilito. Yan guys, ang una nating splice ay yung kanyang
grounding. Itong kulay green, splash muna natin to para mababawasan yung kanyang wire. Kasi maitatago natin to agad. So, una natin tong i-splice. Guys, titipin natin tong displace natin. Guys, nakatago na siya. So, konti na lang yung wire natin. So, ngayon naman guys, ang isusunod natin yung splice ay yung kanyang return. Itong return. Ibig sabihin ng return, siya yung galing sa switch, napupunta siya sa ilaw. So, sa ganitong paraan guys, nakakolor ko din tayo. Hindi ka masyadong malilito dito dahil yung magkakulay ang ating pagsasamahin. Okay na guys, na-splice natin. So, itatago ulit natin siya. So, ngayon guys, konti na lang yung ating wire. Dalawang kulay na lang siya. So, hindi na tayo mahirapan. Ito nang pagsasamahin natin yung magkakulay. Yung red, tsaka red, then black sa black. Then, ito naman na kulay red yung line 1 niya. Guys, na-space na natin lahat. So, itatago na natin sa loob ng tension box. So, ngayon guys, ay dito na tayo sa paglagay ng receptacle. So, itong gagamitin natin ng receptacle guys, 4x4. Dahil siya yung kasya sa tension box na nilagay natin.
So okay na guys, ngayon isunod natin yung kanyang switch. So ngayon guys, ito yung gagamitin natin switch. Yan, one gang. So yan, itutusok lang natin to guys dito sa magkabila ang butas niya. Ayan, ngayon, ito na lang yung kulang natin sa outlet, so itong gagamitin natin. Ayan, ito yung ground sa gitna, grounding, then ito yung line 1 tsaka line 2. Kanya na yung kanyang pagkabit. Fix na natin dito sa ating utility box. Guys, complete na. Lagyan na lang natin to ng takip cover. Tapon muna natin to guys. So ngayon guys, natapos na nating i-install lahat. Ayan. So i-energize na natin. Subukan natin kung ilaw ba siya or sasabog. So joke lang yan guys. So ito, dapat tayong kanyang switch. So, guys, so pindutin natin yung switch. Ayan guys, wow. Ayan. So ngayon, subukan natin itong ating saksakan or magbigyan sa outlet kung gumagana ba siya. Ayan guys, ayan. Yung isa naman. So, ayan. So, okay guys. Success yung ating project na yan. So, ayan guys. Gumana yung ating gawa.
At ngayon ay ituturo ko sa inyo yung tips para sa madaling pag-wiring nito. And guys, bubuksan natin itong kanyang cover. Ito na guys, yung kanyang wiring. Itong guys, ang sikreto nito or ang diskarte nito, kapag yung wawiringan nyo ay CO or outlet, saksakan, yung dalawang wire na manggagaling dito, line 1 line to, ay lagi siyang didiretso dito sa papuntang CO. Laging kompleto yung dalawang linya nito. Then, pag sa ilaw naman guys, kailangan tatanda nyo lagi, yung line 1 or yung hot ay lagi siyang papuntang switch. At yung line 2 naman, yung kanyang neutral ay papunta sa ilaw. Yun lagi guys, tatanda nyo, yung hot, line 1, papunta sa switch. At yung line 2, yung neutral ay papunta lagi sa ilaw. So ngayon, pag pinaghiwalay nyo yan guys, isipin nyo para mabuhay. So maglalagay kayo ng isang wire papunta dito sa switch. Mula sa ilaw, papunta sa switch. Para magkaroon siya ng power or ng current. So ito yung tinatawag na return guys. Yan. So mas madali nating maintindihan pag ganun guys. Then ito naman guys, yung saksakan, pwede siyang nakatayo. Then kadalasan guys ay ginagamit natin naka ganito siya, kapahalang. So ganito lang nilagay ko kasi gagamitin ko rin to pag gawa natin ng video sa ating 3-way switch. So kaya nakatayo na siyang nilagay ko, pero mas okay dito pag naka ganyan siya, pahalang. Then isa pa guys, pag mag-wiring tayo, so kanina inuna ko dito para mas madali nyong makuha yung linya. Pero pag nag-wiring kayo guys, lagi nyong ihuli yung dito sa breaker o yung sa panel. Lagi nyong huling ikabit yung dito para safe kayong mag-splice or maghawak ng wire dito sa baba o saan man dito. Well, baka kakabit nyo to, then meron na siyang linya, baka meron mag-taas ng breaker, so magkukurente kayo. So kaya pag nag-wiring kayo, lagi nyong pahuli pagkabit yung dito sa breaker o isang run. So ayan guys, hanggang dito na lamang yung ating video, sana makatulong sa inyo. At sa mga bago pa lang guys sa ating channel, so mag-subscribe na po kayo, then pindutin yung notification bell para updated lagi tayo sa mga susunod nating mga video. So guys, hanggang dito lang. Maraming salamat. Bye-bye.